Hello po, good morning. Kumusta na po kayo dyan? Bagong vlogger lang po ako. Hindi ko pa rin alam kung paano ako mag-umpisa. Kung paano ako mag-upload ng mga videos na kaakit-akit sa inyong lahat. Naisipan ko lang naman mag-vlog kasi pangarap ko kasi magkaroon ng negosyo sa Pilipinas if time na mag-for good na ako. So gusto ko lang yung sa pamamagitan ng aking channel ay maipaabot ko o kaya'y ma-introduce ko kung ano yung mga products at saka kung ano yung mga negosyo na gusto kong ipapatayo someday. Actually, mahilig po ako sa negosyo kasi kanya nga lang, wala akong enough na capital para gawin kung ano yung gusto ko. Kaya nandito ako sa abroad, working as an OFW, upang sa ganoon, ay ito pa rin yung pangarap ko na magiging isang businesswoman someday. Meron naman na akong mga plano kung ano yung mga negosyo na ipapatayo ko. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay nandito tayo sa abroad. Kasi tatanda tayo eh. Someday, hindi na pwede yung edad natin. So kailangan hanggat maaga pa, kaya naisipan ko na hanggat kaya pa ng edad ko, ay magtrabaho muna ako rito upang sa ganoon is makaipon ako ng sapat na halaga para sa negosyo na gusto kong ipapatupad. Tapos naman ako sa kolehiyo. Actually, nakapagtapos ako ng Bachelor of Secondary Education. Pero, parang ang linya ko, parang ang kagustuhan ko ay masaya ako sa negosyo. Kaya, dati naman, nagnenegosyo na ako pero hindi sapat pa rin yung capital ko. Kaya sabi ko, aalis muna ako, mangibang bansa muna ako upang sa ganoon ay madagdagan ko at makakapag-invest pa ako. So the time na mag-for good na ako is meron na akong sapat na capital para sa negosyo na na ipapatupad ko o pangarap ko. Isa kasi akong single mom. Siyempre, hindi madali para sa single mom ang papel bilang isang ina at saka isang ama. Marami kang mga responsibilidad. Hindi lang naman sa anak mo. Siyempre, may mga magulang pa naman tayo na tutulungan natin. Alangan naman na hindi natin tulungan, di ba? Hindi porket lumaki na tayo, hindi na natin tutulungan ang ating mga magulang. Hindi po, kasi tatanda na po sila. Doon po yung time na kailangan talaga nila yung mga suporta at tulong natin bilang mga anak. Ang mga negosyo kasi na gusto ko is magkaroon ng mini groceries. Siyempre, pagka mini groceries, malaki din yung kakailanganin mong capital, di ba? Dati may store na ako. So meron na akong konting kaalaman sa pagpapatakbo ng sari-sari store. So kaya gaya ng nasabi ko, nandito ako ngayon para makapag-ipon ng mas malaking halaga para sa pagpapatupad ng pangarap ko. Hindi ko na rin pinangarap na i-upgrade yung natapos ko upang sa ganoon is makapagturo sana ako. Kasi yung puso ko, di ba, is, at saka yung isip ko, is parang gusto ko talaga, masaya ako sa negosyo. Doon yung kasiyahan ko. Kasi, pag nasa negosyo ka kasi, yung oras mo, hindi, yung oras mo araw-araw,
ikaw lang yung nakakapag paikot sa oras mo araw-araw. Kasi wala kang boss, di ba? Sarili mo yung ang boss mo ay yung sarili mo. So walang mag-uutos sa iyo, wala yung mga deadlines na dapat mong tapusin yung mga ganito o ganyan. At saka nakakapunta ka kung saan mo gustong puntahan kasi free ka na pumunta doon sa lahat ng gusto mo. At isa pa is, kung gusto mong matulog, kung gusto mong magpahinga, kahit anong oras, kahit anong araw, is pwede. Comparing pag nag-work ka, bale, ang rest day mo lang is Sabado at saka Linggo. O kaya pag day off mo, yun lang ang rest day mo. Pero sa negosyo, is yung oras mo is sa'yo, di ba? Sa'yo yung oras mo, hindi yung walang nagmamando sa'yo kung ano, kung saan ka pupunta, kung ano ang dapat mong gawin, wala. So yun talaga yung pangarap ko, yung magkaroon ng negosyo someday, and I hope na matupad ko yung pangarap ko kahit mahirap yung mga pinagdadaanan namin dito sa ibang bansa bilang isang OFW. Pero kinakaya namin. Lalo na ako, single mom ako, kailangan kong tiisin kung ano man yung mga hirap dito. Kasi ako lang yung nagsasakripisyo o nagtatrabaho para sa aming mag-ina. So kailangan yung tatag, kailangan yung positibong pag-iisip. Kailangan makibaka ka sa buhay upang sa ganoon ay mapagtapos mo yung anak mo at mabigyan mo ng magandang kinabukasan someday. Yun din kasi yung pinaka the best bilang sa parte ng mga magulang. Kaya laban lang, kahit mahirap man yung mga pinagdadaanan natin dito sa ibang bansa, laban lang para sa mga mahal natin sa buhay. Someday, makakamit din natin o mapapagtapos din natin ang mga anak natin, yun na rin yung fulfillment, di ba? Yun ang tinatawag na tagumpay at saka fulfillment sa parte natin bilang mga magulang. Kaya ang maipapayo ko lang is maging positibo lang kayo. Huwag niyo masyadong isipin yung mga naiwan ninyo sa Pinas. Siyempre, andun na yung pagka-homesick natin, pero parte na yun bilang isang OFW. Parte na yun ng ating pagsasakripisyo. Kaya maging matatag lang, laban lang. Yun lang ang maipapayo ko sa ating lahat. And have a nice day and good luck sa ating lahat.